So ang pag-uusapan natin ngayon ay yung movie na title ay Bella Luna. Kapapalabas lang ngayong araw. Pinagbibidahan to ni Angelique Kang, Mark Anthony Fernandez, Julio Diaz, Kiko Estrada. Nung una, napanood niyo yung previous na pinost ko dati na reaction video ko sa trailer ng Bella Luna. Sabi ko doon, parang ang pagkakaintindi ko doon sa trailer ay magkapatid sila. Pero hindi pala. Kung mapapanood mo yung umpisa ng movie dito, pinakita sila na magkaibang tao. So yung isang writer na babae, si Bella. Si Bella Castro. At yung isa naman ay teacher na si Luna. Si Luna ay isang parang meron nung eksena na pinakita na gusto niya tumalon sa sa tuktok ng school nila. Teacher siya. Tapos yun, nagkaroon ng parang encounter na palabas siya ng school, tapos kinidnap siya ni Mark Anthony Fernandez, kasi si Mark Anthony Fernandez ay tumataka sa isang tumataka siya sa mga pulis kasi nagnao sila ng pera nung kasama niya, nung tatay niya. Pero kalaunan pinakita doon na lang pala yun, kumbaga, kasi script writer nga si Bella, so yun yung pinaka script na ipapasa niya doon sa yung idea or script nung kakilala nila na nagpapagawa sa kanya ng script para sa movie na ipapasa sa movie outfit, parang ganun. So maganda yung naging transition ng pelikula, pinapakita yung palitan na eksena kung saan yung writer siya tapos yung teacher, tapos pinagdugtong-dugtong na nila nung bandang gitna, 45 to 1 hour nung movie, na pinakita doon na ganun na ngayon nangyayari, na parang yung nangyayari sa buhay ni Bella ay sinusulat niya sa script niya, tapos nililipat niya ron sa parang yung nangaramdaman niya, sinusulat niya na doon sa script na ginagawa niya. So yun yung nangyari. Maganda yung transition, nagulat na ano ka rin, hindi ka medyo may siguro may dahil sa kwentuhan ng nila ni Mark Anthony Fernandez kung paano niya pinaliwanag yung nangyari sa buhay niya, na meron siya na pumatol siya sa kabit, pumatol siya sa isang lalaki na mayaman kasi nabawon sila ng utang nung nanay niya kasi dahil dun sa tatay niya na narahitor, parang ganun, parang inililipat niya idea niya sa script niya, ganun. Tapos yun yung sumasalamin sa buhay niya. Tapos in the end, nag-iwalay sila ni Kiko Estrada kasi parang si Kiko Estrada is dalawang beses na siya niloko. So parang may mga eksena na hindi maganda para sa mga bata din. And then may eksena rin dito na maganda eh, yung katulad nung yung sabi kasi nung nagtuturo sa kanya na yung lalaki na nagbigay sa kanya nung pinaka script is gawin niyang parang kailangan yung gagawin na movie nila is lagi nalang may sex. So bakit daw, sabi ni Bella, ba't lagi nalang ba may sex yung mga pelikula na habi? Kasi yun yung pumapatok. Yun. Siguro kung i-rate ko tong movie na to, ano siya sa akin? 7 out of 10 siya. Maganda yung transition, maganda yung character development dito ni Angelique Kang. Medyo nag-iiba na yung galawa niya as an artist. Although meron pa rin mga sex scenes, pero iba na yun. Nag-iiba na yung galaw niya as an actress. Mas na-develop na siya as an actress. Then, dito din sa movie na to, ang galing din ni Mark Anthony Fernandez. Tapos may mga part dito na nakakatawa eh. Yung part na yung kinidnap siya ni Mark Anthony, pinidnap si Angelique Kang ni Mark Anthony Fernandez, tapos parang gusto niya umihi, tinali siya ni Mark Anthony Fernandez. Sabi niya, paano iihi, nakatali ako, ikaw nang bahala gumawa ng paraan. Nakato yung paraan niya, yung eksena na yun. Sa eksena na
yung sabi niya, oh sige, yung bago yung eksena na yun, may eksena din na iihingi siya. Tapos sabi niya, doon sa taas may CR doon. Tapos pagdating doon sa taas, nakalagay, huwag tong gamitin na CR, parang gano'n yung, huwag mong gamitin to kasi barado, doon ka na sa baba. Tapos sabi ni Bella, paano iihingi dyan? Hindi mo ba nababasa? Barado? Tapos si Mark Anthony Fernandez, nakatigil lang na gano'n. Tapos ang ginawa niya, binuksan niya yung pinto. Tapos pagpasok niya, nag-dual-dual siya kasi barado nga yung CR. So parang may mga tae-tae pa na. Tapos yun, dun na pagtanto ni Luna na hindi marunong magbasa si Mark Anthony Fernandez. Ang galing, nung development. Kasi parang, hindi naman sinabi mo direct na hindi nakabasa si Bella. Pero, nailagay niya lahat doon sa ano yun, sa storyline or sa script na ginagawa niya. Ang galing lang. Tapos yung ending lang medyo na-cornea lang sa ending kasi yung parang ending lang kasi nag-iwalay siya rin ni Kiko Estrada. Tapos yun na yun. Parang ganun lang. Tapos, parang ayun, parang ang nangyari, nakalaya na rin siya sa ano. Kumbaga, tingin ko yun yung kwento ng ending na makalaya na siya doon sa ano niya. Parang magkaroon na siya ng kalayaan. Kasi dun sa mga sa storyline din na ginagawa niya, parang nakapako siya sa isang dun sa asawa niya nga na parang di naman niya mahal. Tapos pag nagtuturo lang siya, doon na siya nakakaano. Parang doon niya rin nailalabas yung doon niya nilabas sa script niya yung gusto niya mangyari sa buhay niya na magkaroon siya ng kalayaan. Nandito rin pala si Nico Manalo, yung anak ni Jose Manalo. Parang bestie-bestie siya ni Angelique Kang. Tapos yun, parang siya yung nagbibigay sa kanya ng payo, sa mga scripts niya, sa buhay niya rin. Mas okay siguro kung naging comedy na lang ito. Tingin ko, mas okay yun kung naging comedy kasi mas lalabas yung other side ni Angelica. Parang meron siyang other side na hindi niya napapalabas pa. So bukod dun sa pagiging sexy star niya, pagiging actress, magaling na siyang umiyak eh. So tingin ko, susunod Angelica, kung magkakaroon ka ng movie, sana yung comedy naman or parang situational comedy na ngayon para maiba naman yung genre. Kaya mag-action ka, try mo mag-action. Parang katulad din ni AJ Rabal, nag-action, may action ka din eh. Tingin ko kaya mo naman maging action star eh. Nga lang, action actress ba tawag doon? Hindi, maging yun nga, mapunta sa action, sa female action star. Tingin ko kaya mo naman yun eh. Yun lang yung sabi ko doon sa movie. Magaling na yung development nung pagiging actress ni Angelique Kang. So kudos sa director nito si MacArthur Alejandre. Siya din naman yung director ni Angelique Kang dun sa movie na Silip's Apoy. Saka yung parang ang ano to tinulad dun sa ano eh may yung isang drama series na ginanapan din ni Angelique Kang na dinirect din ni MacArthur Alejandre yung Wag Mong Agawin Yung Akin. Parang ganun yung datingan yung tipong habang naglalab making may tugtog ganun. Tapos yung ending parang gano'n na gano'n eh parang doon lang parang pareho lang ng ano ng atake kumbaga. So kudos sa'yo MacArthur Alejandre napakagaling ng pag-agawa mo rito sa movie na to. Sana ay mas marami ka pang movie na may palabas dito sa Viva Max. At yun lang yung masasabi ko dito sa movie na to. Maganda naman siya. At kung hindi nyo pa siya napapanood, panoorin nyo na siya sa Viva Max. 7 out of 10. Pwede na yun. Maganda naman yung mga scenes. Meron akong nagustuhan na eksena yung tinuturuan niya si Mark Anthony Fernandez na magbasa. Parang ini-spell niya. Ini-spell niya sa katawan ni Mark Anthony Fernandez yung mga parte ng katawan. Bawa, labi. Tapos yung hita. Ganun. Tapos yung sa suso. Ganun. Alam yun. Ang ganda na eksena na yun, tapos nag-love making sila. Ganda. Ganda yung transition, maganda yung mga shots, yung mga aerial shots, mga drone shots, ang ganda. Yun. So, kung hindi mo siya panapanood, panoorin nyo sa Viva Max, available na siya ngayong araw. Hindi ko alam kung hanggang kailan. Panoorin nyo na siya, tapos comment kayo dyan sa baba. Rate nyo din kung ano yung masabi nyo doon sa movie. Pero ako, nagandahan ako na sa movie na to. So, recommend itong movie na to sa inyo, panoorin nyo siya.
So that's it for this movie review. Ako nga pala ulit, si Boss Bryce Aligay. At nga pala, kung gusto ninyong mapanood yung mga other videos ko, nandiyan sa, ano siya, may playlist ako dyan eh. Oo, nandiyan, napin nyo ha. Tapos, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel ko, subscribe ka na rin. Like mo na rin itong video na to, comment ka na rin, paramdam ka naman. At gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga kampon na patuloy na nanonood sa channel ko.